What's up? So another vlog na naman. This is sa Clark International Speedway. Alright, for today, mga kotse naman ang pipitikan natin. At hindi lang sila basta kotse, mga magagarang kotse to. Magasigasan ko lang isa dito. So hindi. And so guys, kakaiba to kasi unusual. More on motor tayo ngayon. Mga kotse naman. Rinig nyo yun. Yan yung mga kotse nito. So kita nyo naman, di ba? Gaganda. Maganda ng mga... So first time nila mag-race track. So ina-expect natin na hindi sila yung bakbakero, yung mga nag-drift. Chill lang to. So samahan nyo guys. Continuation rin to nung panning tutorial natin. Last time nag-share tayo ng body positioning. Or the way I pan. Okay, more on sa paggalaw ng katawan. Ngayon naman, settings. Tapos, well, more on settings tayo. Okay? So again, ang output mo sa panning or yung motion blur ay de-depende yan sa shutter speed mo. Okay? Cut! Direct! Joke. So, yun, aside from shutter speed, ano yung ano kasi? Ayan kasi! Naka-cellphone mo yan! So, aside from shutter... Ulit. So, aside from shutter speed, 2,000 years later. Tangin namin sasabihin ko. Ito na, last na. So aside from shutter speed guys, kailangan nyo rin, tangin na, nakalimutan ko ang sabihin. Mga maya na. So naalala ko na rin. So aside from shutter speed, okay, na nagtitin pa ng motion blur, i-consider nyo rin yung bilis ng rider na pipitigan or ng subject or ng object na humahandar. Kasi dun nakabase yung motion blur effect ng output mo sa shutter speed and sa bilis or bagal ng subject na pipitigan. So tara, samahan nyo ako sa loob ng racetrack at ipapaliwanag ko sa inyo. I-apply natin. Okay, mag-experiment tayo ng mga shutter speed at yung mga output na kakalabasan ng mga shutter speed na. Tara, let's go! Alright, so nandito na tayo sa loob. Isang mabilisan lang. Again, settings tayo ng panning. So more on shutter speed tayo tsaka aperture. Well, mas okay kung familiar kayo sa exposure triangle para mas mabilis yung ma-digest yung sinasabi ko. So start tayo sa shutter speed na 1 over 125th of a second. Ito yung pinaka-safe na panning setting sa shutter speed kasi hindi siya ganun katagal at hindi ganun katagal magbubukas sa yung shutter curtain ng camera mo, which means mabilis siyang maka-capture yung subject. And of course kailangan mo rin ng yung body positioning, yung the way you pan from left to right to right to left, kailangan stable ka. Okay, so shutter speed 1 over 125th of a second. Check natin yung output. Let's go! Okay, so yan. Testing natin sa green car. Aperture natin, 10. Alright, I'm good. Okay, so natest natin yung shutter speed na 1 over 125th of a second. Ito yung output niya. Yan. Try naman natin yung 1 over 100. Okay, so palit lang tayo ng settings. 1 over 100. So since pinababaan natin yung shutter speed, kailangan natin magtaas ng aperture. At steady tayo sa ISO na 100. So currently, naka 100 shutter speed tayo at magtataas tayo ng F14 since tumirik bigla yung araw.
So, makikita nyo yun sa exposure meter nyo. So, try natin dito. Let's go! Alright, so ayan, ayan yung output ng shutter speed na 1 over 100 of a second. Medyo nakakaaning lang yung araw kasi pabalit-palit pa yung ulap. Tinatakpan yung araw at biglang mawala. So, kailangan well aware ka sa surroundings mo, sa lighting surroundings mo. At doon ka mag-a-adjust ng aperture. So, yan yung 1 over 100. Try naman natin sa 1 over 80th of a second. So, the more na binababaan natin yung number, the more na tumatagal magbukas-sara yung shutter curtain ng camera mo. Which means na prone siya sa camera shake habang nagpapan ka. So, again, dito mo ma-apply yung pinapractice mong body positioning sa pagpapaning. Okay? So, try natin sa 1 over 80th of a second. Let's go! So, ayan, may paparating na. So, again, 1 over 80th of a second. Let's go! Okay, so 1 over 180th shutter speed. Yan yung output niya. Okay, so try naman natin sa 1 over 160th of a second. So again, prone na to sa camera shake kasi matagal lang nakabukas yung shutter curtain. So let's see, let's go! So 1 over 60th of a second. Dito naman tayo sa opposite side magpapan. Nakaharap tayo sa paddock. May iba naman yung background. Let's go! Alright, 1 over 60th of a second. Yan yung output natin. Okay, so kung mapapansin nyo guys, yung motion blur niya, mas masarap tignan, mas kaaya-aya sa mata compared sa 1 over 125th. Which is good panning na rin naman. Makikita mo yung motion blur. Makikita mo yung buhay nung picture na umaandar. Pero the more na bumababa ka ng shutter speed, mas sumasarap. Mas nalalasap mo yung motion blur sa panning. So try pa natin, 50. 40 and 30. Okay? Let's go! Ayan! So ayan guys, kitang-kita nyo naman yung pagkakaiba ng output depende sa shutter speed. Okay, at again, depende rin yan sa bilis nung subject o nung rider na pinipilikan nyo. So kung gusto nyo ng masarap tignan sa mata na motion, well, hindi naman lahat, ano pa rin yan, subjective pa rin. Yung iba prefer nila yung medyo sakto lang. Ako kasi gusto ko yung alam mo yung idea nung napaka creamy na motion blur. Kasi kung you're into sports photography at nagpapaning ka, yung mga ganong kuha, alam mong mahirap makuha yun eh. So pag may nakita kang ganong shot, mapapawaw. Kasi ang hirap kunin ng ganon. Again, it takes a lot of practice, lalo yung sa body positioning or sa the way you pan from left to right, right to left. Okay? Then, dagdagan mo na lang ng settings, okay? Again, shutter speed, the lesser the number, the happier. Meow! The greater the motion blur, okay? At mas lalo na kung mabilis pa yung rider na pinipilikan nyo. So, yun lang. Nakita nyo naman yung mga output nila from 125th, 100, 80, 60, 50, 40, and 30. And may bonus tayo. Ito. 1 over 8 of a second. Yan o. So hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating pagpunta sa racetrack or saan pa man. Again,
Pusang gila, meow meow meow. I see this.